magandang araw po muli sa inyong lahat. Ayan, ngayong araw po ay wala pong pasok po si Dagay at saka po yung mga bata. Ngayon po ay matingin po kami ng bakal sa hardware. Kung may stainless po, kasi palalagyan ko po ito ng harang para hindi po matumba. Halimbawa po si Dagay nakaupo. Ayan, lalagyan po ng harang dito na bakal. Kaya matingin po kami sa hardware kung mayroong stainless. Kahit na ano, o kaya kung wala nun, pwede na po yung bakal. Ayun guys, pumunta po kami sa sentro. Kasama po si Dagay. Gusto niya sumama. Ayan guys, at nandito na nga po kami sa isang hardware at naghahanap nga po kami ng mas magandang pwedeng ikabit po dito sa sidecar. Kung may makukuha po kami stainless, ay stainless na lang po. Kaso ang stainless po ay medyo may kamahalan kumpara sa bakal. Ayan, pumasok nga po si kuya dyan at kinuha po yung stainless na kanyang paninda. Nag-voicemail lang nga lang po ako kasi nagpapatugtog po si kuya ay baka po ako makopyright na naman. Ayan, ang isang P daw po ay 320 pesos. Ang isang P, maiksi lang po yun, isang P. Kaya medyo napapaisip po kami kung mag-stainless o magbakal na lang. Kaya ito guys, pumunta po kami sa isang hardware at bakal na lang nga po yung aming kinuha. Maliit? Oo. 420 pesos. Saka primer po sinapon bakal? Maliit lang. Maliit lang. Wala. 1 litro. Kaya yun. Wala. Hindi nga. Oo. 1 litro. Bilal namin. Bilal namin. Bilal na ko lang. Pwede na yan ang bakal. Kulay gray. Ayan guys, at nakabili na po kami ng bakal. Ayan, stainless nga po sana, kaya lang malambot daw po pala ang stainless. Baka po matunaw kapag wini-welding. Kaya po pala guys, yung itong stainless na to, may mga sunog. Kasi natutunaw po pala ang stainless kapag wini-welding. Kaya ang nangyari, parang mga pako na lang po. Parang pako po siya. At yan daw po kapag tagalan ay kinakalawang din itong parang pako na ito. Kaya lang sa bakal laman po ay kinakalawang, lalo na tabing dagat po kami mabilis. Mabilis masira sa tabing dagat ang mga bakal. Kaya mas inano ko nga po yung mga stainless. Kaya hindi na po ako nagbili ng stainless kasi malambot daw po ang stainless. Hindi nga daw po yung kinakalawang, pero malambot po ang stainless. And guys, at palalagyan ko po ng sandalan para hindi po hindi mahulog yung nakasakay. Ang lalagyan po ng sandalan na bakal. Uwi na muna po kami ni Dagay. Mabili po kami ng ulam sa palengke. Si Rodela lang po yung magbantay mamaya. Pero kabalik din po ako dyan mamaya. At nadalhin ko po yung sagwan. Papaliitan din po dyan sa pinapaayusan ng sidecar. Bili po kami ng ulam ni Dagay sa palengke. Anong ulam natin ngayon? Manok. Oo, nakamanok na naman po uli ngayon. Kahapon, ulam po namin gulay. Saka kagabi ay ulam Dagay at dog. Ngayon, bibili uli kami ng karne. Ayan, makatigim na uli ng karne si Dagay.
matigam na ulo ng karne. Nasakay na lang tayo sa tricycle pag kabili natin ng ulam sa palengke. Nagsuklay ka dahil sa bahay? Hindi. Ayan guys, at ito na nga po yung nabili po namin ni Dagay sa palengke kanina. At ito, nakauwi na nga po kami dito sa bahay. At ito naman po guys, yung mga sangka po na binili po namin. Ayan, may kamatis, may lara din po. At saka luya, ayan, mayroon pong mga sangka. Ayan, dinamihan ko na nga po ng sangka para hindi po uli-uli sa palengke. At ayan, lara po yan. At saka po sa yote, mayroon din po akong binili. At saka nakabili din po ako ng popcorn. Voicemail na naman po pala ako kasi nanonood po yung mga bata sa TV ay baka po akong makopyright na naman. Ayan guys, at gagaya ko na po itong pagluluto kasi ang gusto pong luto ni Dagay ay tinola. Ayan guys, at nilalagyan na po ng upuan. Ay ano, sandalan pala. Ayan, may sandalan na po yung uupuan. Ang ganda na pong tingnan, no? Tapos dito, at dahil lang dito na rin po kami, ito po ay bali isang bakal po ang naubos po dito. Isang bakal. Tapos palalagyan ko na rin po dito para may tungtungan po yung masampa dito sa ano naman sa motor. Katulad po ng ibang motor, meron pong ano dito, ay patungan ng paa. Ayan, palalagyan ko na rin po at nandito na rin naman po sa weldingan ay. Tapos ang kailangan na lang po nito ay pintura. Ipintura nga, bili na lang po ng pintura. Ayan, at nagagawa pa po si Kuya ng ilalagay po dito sa dito po. Kailangan daw po pala na lagyan ito. Nakakabit dun, pampatibay. Para hindi po maghiwala yung sidecar sa motor. Ilang premier na maliit? Ha? Ilang premier na maliit? Ay ano? Malalaki doon talaga. Kung pinto ka pala na tayo, kung ano yung maliit? Wala ko maliit. Wala ko maliit. Wala ko maliit. Wala ko primer epoxy gray. Kasi huwag kang kukuha ng mga pang-spray niyo masyado. Ayan guys, boys, may lang naman po ako kasi may bigla po man nag-video okay po dito sa kalapit. Ayan, ang ganda na po ng pagkakagawa po ng tungtungan po dito sa may motor. At saka po yung pagkakagawa po ng sandalan ng bangko. Ayan, natapos na rin. Kaya ayan guys, at hindi na po mga ngamba na baka may mahulog pa na mga bata kapag nakaupo po dyan sa sidecar. Ang ganda na nga pong tingnan kasi parang mas lumaki pa po yung sidecar. Ayan, at napakalinis pong tingnan. Hindi pa nga po tapos si Kuyang gumawa kasi meron pa pong kakabitan at baka nga daw po magtanggal yung motor sa sidecar. Kaya, ano po, kakabitan pa niya ng bakal. Ayan, last na gawa naman na po niya yan at pagkatapos po niya, naiuwi na rin po kami sa bahay at hindi pa rin po kami nananghalian kasi tanghali na po, inabot na po ng tanghali. Ayan guys, at natapos na rin pong gawin ang sidecar. Mauwi na rin po kami. Maliit lang naman yan, walang ibang number. Hindi po kami nakain tanghalian, kaya uwi na po kami. Baka po sila Dagay, nauna na po yung kumain. Ayan guys, at natitulong nga po ko sa bahay. Yan, ako na lang po yung kakain. At saka po si Rodel, sila Dagay po ay nagkain na. Yan, tinawala po ang ulam po namin. Ayan, si Dagay ay kumain na.
Nagkain na nanay si Dagay? Nagkain ka na? Ayan, at tinanghali na kami dun sa pagpakabit ng sandala nung sidecar. Guys, makain muna po ako. Ayan guys, andito po kami sa hospital nga po. Kasi makapabago po ng result. Kaso ang dami pong pila doon sa loob. Kaya abutin po ng hapon. Siguro babalik na lang po kami na hapon. Makabago lang naman po kami. Ang dami po kasi nagpapacheck pa. Kaya uwi na muna kami ng dami. Balik na uli na lang mga alas 4. Kasi ano na po ay mag-alas 3 na po. Hapon na rin kaso na ipinagpila din sa loob. Hindi kami maasikaso. Wala na nagpapacheck pa. Sinama ko po si Dagay at sabi ko nung doktor kahapon isama ko daw po si Dagay. Ayun guys, uwi na muna po kami. Balik na lang kami mamaya. Ayun guys, at nandito na po kami sa bahay. Mamaya na lang po kami babalik dun po sa Medicare para magpabago nga po ng reseta. Kasi ang dami pa pong gawa nung may check up pa. Kaya uwi muna kami ni Dagay. Ayun guys, at ako po talaga ay lubos po na nagpapasalamat po sa nagbigay po ng pambili pong gamot po ni Dagay. Kaya ako po ay hindi na po namang problema ng pambili pong gamot po ni Dagay. Kasi meron na pong pambili. Maraming salamat po na nagpaabot din po ng tulong para sa gamot po ni Dagay. Si Ate Donna at syempre si Kuya Teo din po nagpaabot din po ng tulong para sa gamot po ni Dagay. At saka po sa vitamins. Ayan, kukumpletuhin ko po yung gamot po ni Dagay. At saka po yung pinampaayos po dun sa sidecar na ginawa pong sandalan. At saka po dito sa may angkasa ng motor. Maraming salamat po Kuya Teo sa binigay niyo po. At nagawaan din po ng sandalan po yung sidecar para hindi po mahuhulog po sila Dagay. At saka po yung mga bata pag lahat po kami ay nakasakay doon. Kaya maraming salamat po Kuya Teo at Ate Donna sa inyo pong binigay. At kay Ate Lynn din po, maraming salamat. Ayan Dagay, at syempre bibigyan kita ng panglagay mo sa sa pitaka mo. Sa ayan, sa patingin, may laman pa ba yung pitaka mo? Patingin daw. Ang papel Dagay, nilalagay yan sa mga dito kasi barya. Daw. Bariya yan. Dito ko nalagay. Ayan. Dito mo na lang para may zipper. Sige na, dyan mo na lang. Ayan. Panggastos po ni Dagay. Na kung ano po yung gusto niyang bilhin. O ayan, pang ano. Sabagay sa Lunes pa po ang pasokan nila. Kaya kung ano po yung gusto niyang pagkain, mabibili niya. Mamaya babalik tayo dun sa Medicare para makaano tayo ng reseta. Kahapon pa ako nagbalik doon tapos pinabalik ako ngayong hapon. Marami naman nagpapa-check up. Balik na lang uli mamaya. Isang oras. Alas 3 na oh. Balik tayo mga alas 4 mahigit. Baka tapos na ang check up. Ayan guys, at may napansin na naman po ako dito sa tindahan namin, dito sa screen. Kasi napansin ko po ito kahapon. Ayan guys. Ito po, dati na po itong tigwas, pero mas tumikwas pa kasi pinunit po nila. Hindi ko po maalaman kung paano po napupunit nila yan. Kasi pagagabi sarado naman po ito. At saka po guys, ito. May buta siya. Parang ginupit. Ginupit po siya. At saka ito po, maano niyo po. Eh, wala naman po ito dati. Tapos dito po sa kabila, ganun din. Ganun din po. Ayan.
Parang may gusto po silang dugutin. Saka po, mayroon naman pong steel matting na bakal. Kaya hindi po lulusot yung kamay nila. Lumusot man, siguro maliit ang kamay, makakalusot dito, bata. Yung madudukot po sila dyan ng asin. O kung ano mang pagkain, nakasya ang kamay ng bata. Ito, ganun din. Nabubusiklat nila. Kung kasya lang nga ang uling dito, siguro makukuha nila tong uling nito. Tikwas na po. Hindi ko nga po alam. Pag ano, kasarado mo po. At hindi rin po namin namamalayan. Ha? Ano, basta pag, nung pagising ko sa umaga, ito ang una kong napansin. Kasi nagbukas ako ng tindahan. Eh. Kung bakit may butas na dito. Yan po ang una kong napansin. Ito, di ko pa ito napansin. Ngayon pa lang. Itong butas dito. Para naghahanap sila ng paraan kung paano makakadukot. Saka ito. Ayan, ang madudukot po nila dyan yung mga suka. Suka na nasa bote. Ayan. Makain niyo po. Durubli-dubli na yung aking mga tabing dyan. Pero nagagawa pa rin nilang hiwain yung plastic na yun. Kunat-kunat po nitong plastic na to. Kahit dito sa likod, halos lahat ay nagtitikwasa na. Pati bakal, tikwas na rin. Tikwas na lahat. Kaya siguro mga taga rito din po yun, mga gumagawa nun. Bakit at ano, parang pinupuro po yata kami dito. Gusto kaming anyayahin. Katulad po nung gamit sa bangka po ni Rodel, kinuha. Hindi po namin malaman kung sino nagkuha kasi hindi pa naman po namin nakikita kung sinong mga nakuha. Tapos ngayon na ano na naman to. Ito man po ang napansin ko lang. Pero wala naman pong nawala. Kaya lang, yan po yung ano. Parang may balak po silang sirain tong tindahan. At makakuha ng paninda o kung ano man. Tibay-tibay na yan. Halos durubli-dubli na. May steel matting na bakal. Tapos may plastic pa. Pero yung gusto nilang ano. Siguro kung makakalusot lang sila dyan sa may bubong, inakyat na nila yan. Ayan guys, at nakapanguha na po pala si Papa ng ibang kahoy. Nakaragdagan pong ipapang kusina po doon sa bahay nila Papa. Ayan, at nagporte po si Papa ng kahoy. Kaya dadaanan po ni Rodel. Nadalay na po doon. At magbabahog na rin naman po si Rodel ng baboy. Kaya sasabay na rin pong dalayin po yung mga kinorte ni Papa. Pero kulang pa po yan. Nakakurti pa po ng ibang karagdagan. Wala ka lubi dyan, tatay? Ay, wala. So, itak mo. Sabi ito dito sa ano. Malalaglag yan. Lumaloslos.
Ayan guys, nandito na rin po kami kaya kuya Iboy. Ayun, tatlong big kiss na kahoy. Ilang piraso yan, Papa? 20 piraso? Kulang pa yan. Daya mo na yan. Diyan mo lang yan. Papa mo na magbuhat yan. Ayan guys, at nauuday-utay na rin po ni Papa na kumuha po ng kahoy para po sa gagawin po na dirty kitchen po dyan sa bahay po nila. Galing pong ulingan si Papa kaya naibaba po yung ibang kahoy na kinakuha niya. At bukas naman po ay may gawa po sila Papa, maghahango na po sila ng uling at kasama po sila nanay bukas at saka po si Ate Ejin sa bundok kasi tutulungan po si Papa na maghango ng uling. At sabi nga po ni Papa, pagkatapos nga daw po niya maghango bukas ng uling, pag natapos po bukas, ay kinabukasan ay mangunguha na po ulit siya ng kahoy na karagdagan nga po niyan. Ayan guys, gabi na naman po, umalis na po si Rodel para magdagat. Ayan, dala na po niya ang sidecar, yun po ang kanyang sinakyan at yun lang po ang may gasolina. Ayan guys, at nandito po si Dagay. Ayan, nakapagpareseta na nga po pala kami kanina. Dali-dali po kami kanina gawa ng naghatid pa po ng kahoy si Rodel doon sa ano, sa Babuyan. Sumama po ako at ano eh, pandugdong din po sa aming vlog ngayon. Ayan, maraming salamat po pala sa mga sponsor po ni Dagay na nagpaabot po ng tulong para po sa gamot po ni Dagay. Maraming salamat po. Ate Donna, sa binigay niyo po na karagdagang pambiling gamot. At syempre kay Kuya Teo din po, maraming salamat sa binigay din po pambiling gamot. Ayan, maraming pong mabibiling gamot po si Dagay ngayon. At makukompleto po, pati po vitamins. At sa pinagawa din pong sidecar, yung sandalan po kanina. At saka din po sa may motor na apakan. Ayan, maraming salamat po sa lahat po ng sponsor ni Dagay. Dagay, anong masasabi mo? Madilim. Ayan guys, madilim po sa labas. Kaya dito po kami sa loob. Ayan Dagay. Nawala na yung sardinas? Uy, sinagsaray niyan? Ikaw? Sino gawa niyan? Kala ko nawala na. Ngayon pala tinabi. Dagay, anong masasabi mo sa na mga nagbigay sa iyo ngayon na pambili mong gamot? Maraming salamat. Sino yung nagbigay sa iyo? Si Ate Donna. Si Ate Lynn. Oo. Ayan, at nagpapasalamat po si Dagay sa mga nagbigay po na tulong po para po mabigyan po ng gamot po si Dagay. Bukas naman po ay pupuntahan ko po yung rider. Kasi nandito lang po ang bahay, doon po sa sentro. Bukas pupuntahan ko po kung ano pong araw ang schedule niya para maipalabit ko po yung pambiling gamot at saka po yung reseta para makabili na po ng mga gamot. At yung vitamins naman po, dito ko na lang po bibilhin sa generic po dito. At meron naman po ditong vitamins na iniinom po ni Dagay. Inuubo ka Dagay, may gamot ba ang ubo? Uminom ka nun. Hindi pa nawawala yung ubo mo. Yung bagang ano, lagundi.
isa lang nilagay. Ay, nandito pala. Ako pala nagtabi. Dito pala yung mga gamot. Nalagundi. Lasa naman ito. Ay, gamot yan. Inumin kahit masama ang lasa. At bukas naman po guys, ay bukas na po kami mamimili ng ano. Mabili po kami yung ulam po ni Dagay. Lalagay po namin sa rep para meron pong stock. At saka, gusto mo Dagay bumili ng prutas? O, bukas mabili tayo. Pero pupunta muna tayo dun sa ano. Para malaman natin kung anong araw ang... kasi may araw po ng pagpunta niya sa Daetay. Yung pagpunta-punta niya kasi... Marami din po nagpapadala, kaya ini-schedule niya yung pagpunta ng diet. Hindi po siya naalis na, iisa lang po yung customer niya na nagpapadala sa kanya ng mga bibilhin, yung mga nagpapalabit. Ayan, kung may lisensya lang nga po si Rodel, kami na lang po yung nagpunta na mabili ng gamot. Kaso ay wala pang lisensya si Rodel, kaya ayan, magpapaano na lang po sa rider, papabili. Ayan guys, siguro hanggang dito lang po muna ang aming video ni Dagay. Maraming maraming salamat po ulit sa lahat ng viewers at sa lahat din po ng sponsor po ni Dagay. At syempre maraming maraming salamat po sa blessing na binigay niyo po Kuya Teo, Ate Donna. Sa lahat-lahat po maraming maraming salamat po sa lahat ng sponsor at sa mga viewers, subscriber. At syempre sa Team Kalingap din po maraming maraming salamat sa inyong lahat sa na bumubuo po ng Team Kalingap yan. Ayan guys, bye-bye po muna. Update ko na lang po kayo sa susunod ko pong video. Maraming salamat po uli. Ang sasabihin mo sa mga viewers. Bye-bye po. Maraming salamat po. Lagi po kayo nanonood sa amin. Ayan.